Weekends lang ang free time namin ng asawa ko. At sa sobrang busy sa trabaho, sa mall na lang talaga kami nakakapamasyal. Sabado nangyari to, around 7 o 8 PM. Malakas yung ulan sa labas kaya malamig talaga. At dahil na rin sa panahon, tinatrangkaso ako nung araw na yon. Nagpaalam ako sa asawa ko na magbabanyo. Ugali ko na na pag nagbabanyo sa mall, kung may available naman, doon ako sa cubicle kahit umiihi lang ako. Naiilang kasi ako na may katabi pag umiihi. Pagpasok ko, walang tao. Kaya diretso ako sa cubicle na pinakamalapit sa pinto. Nung matapos na ako at akmang lalabas na, narinig ko na biglang may pumasok sa banyo. Parang may kausap sa cellphone at ramdam mo na tensyonado ang pinag-uusapan. Bigla akong natigilan nung narinig ko yung pinag-uusapan nila. Mo, binayaran kita para malinis na patayin si Alvin. Ayokong sumabit parang ta**a pa. Ang sabi nung lalaki na nasa loob ng banyo kasama ko. Bigla na akong kinabahan dahil nga sa may narinig ako na hindi dapat. Naisip ko antayin ko na lang siya makaalis bago ako lumabas. Pero napakabilis ng pangyayari. Dahil nga sa tinatrangkaso ako, biglang nangati ang lalamunan ko at di ko napigilan na biglang mapaubo. Nanahimik bigla yung lalaki na nagsasalita. Sunod na narinig ko ang malakas na pagbukas ng dulong cubicle. Iisa-isahin niya ang mga ito para mahanap ako. Nung sunod na niyang binuksan ang gitnang cubicle, mabilis na akong nakapag-isip. Bigla akong binuksan ang pinto kung nasaan ako at kumaripas ng takbo palabas. Nilingon ko pa siya bago ako nakalabas. Nasa loob pa siya ng gitnang cubicle. Mabuti na lang at hindi niya ako namukaan. Segundo lang talaga yung naging pagitan. Agad akong tumakbo sa asawa ko na nag-aantay sa akin sa labas. Bigla akong hinawakan ng kamay niya at bumulong. Makisakay ka lang, mamaya ko na lang sasabihin kung bakit. Kunwari may pinagkwentuhan kami bigla. Napakaswerte ko nun dahil ilang sandali lang lumabas yung lalaki at may hawak na baril. Patay mali siya lang ako at ang asawa ko, pero kabadong kabado na ako. Tumakbo siya palayo at waring hinahanap pa rin ako. Mabuti na lang talaga at hindi niya ako namukaan. Nang makarating kami sa parking lot, agad namin tinungo ang kotse namin. Pagsakay, hindi pa rin ako makapagsalita. Akala ko tapos na, pero pagdating namin sa isa sa mga toll gate kung saan mo ibibigay yung ticket, nandun yung lalaki. Siguro umaasa pang makita ako. Hindi niya alam na napakalapit ko na lang sa kanya. Dahan-dahan ibinigay ko ang ticket sa guard at nag-drive na palayo. Nang makalabas na kami ng mall, dun lang kami nakahinga ng maluwag. Dun na rin ako nagkwento sa asawa ko kung gaano kami kaswerte at natakasan namin ang tiyak na kapahamakan. Nagtatrabaho ako bilang isang dealer sa casino. Kapag maaga ang labas namin at aabutan pa ang mall hours, madalas kaming magkaayaan na maglibot muna kahit ilang sandali lang. Nung gabing yun, apat kaming magkakasama. Tatlong babae at isang lalaki. Si Jane, Ivy, ako, at si Chris. Habang nasa coffee shop kami, napansin ko ang isang lalaki na nakatitig sa akin. Ang suot ko that time ay ang uniform namin sa trabaho. Maiksing miniskirt ang suot ko, kung kaya todo ingat talaga ako sa pag-upo. Lumabas yung lalaki sa coffee shop. Akala ko aalis na siya. Pero hindi naman lumayo. Pumunta lang siya sa lugar kung saan natatanaw niya pa rin ako. At nakatitig pa rin siya sa akin at tatawa-tawa pa. Hindi ko na kinuwento sa mga kasama ko para hindi na sila matakot. Pero ako mismo nag-umpisa ng kabahan. Ilang minuto ang lumipas. Bigla na lang nawala yung lalaki. Nakampante na ako at nagpatuloy na lang sa pakikipagkwentuhan. Nang matapos kami sa kinakain namin, nag-decide na kami na umuwi na. Yung dalawang babaeng kasama ko, nauna na. Parehong sinundo ng mga boyfriend nila. Si Mark naman, maglalakad lang. Kasi malapit lang yung mall sa inuupahan niya. Ako naman, malayo-layo pa. Kaya kailangan ko pang mag-tricycle. Ang problema ko, wala nang masakyan. Dahil medyo na-disoras kami. Nakatayo lang ako noon at nag-aantay ng mapaparahan. Nang biglang may tumigil na tricycle sa harapan ko.
Laking pasasalamat ko, sa wakas makakauwi rin. Nagsalita yung driver. Miss, sakay na. Akmang sasakay pa lang ako nang ma-realize ko. Yung driver ng tricycle ay yung lalaking panayang titig sa akin kanina. Bigla akong napaatras at lalayo na sana dahil kinilabutan ako. Hindi ko namalayan. May isa pang lalaki sa likuran ko. Hinawakan ako sa magkabilang braso at sinimulan akong hilahin pabalik sa tricycle. Sigaw ako ng sigaw pero walang tumutulong sa akin. Nagulat na lang ako nang biglang may tumulak dun sa lalaki. Agad naman pinaandar nung nagmamaneho yung tricycle. Sumakay din yung may hawak sa akin kanina. Paglingon ko sa likod ko, si Chris pala yung tumulak dun sa lalaki. Nang masiguro na naming wala na yung tricycle, nagkwento si Chris. Sa coffee shop pa lang daw, napapansin na niya yung lalaking nakatitig sa akin. At nung pauwi na kami, naobserbahan din niya na sumusunod ito. Kaya rin hindi muna siya tumuloy sa pag-uwi. Nung nagkahiwalay kami, tama nga ang hinala niya, may balak nga yung lalaking yun. Ang laking pasasalamat ko kay Chris nung araw na yon. Makikipagkita ako sa mga dating kaklase ko noong college. Napagkasunduan namin na magliwot na lang sa mall. Medyo malakas ang ulan pagdating ko. Kaya rin nagmamadali akong lumabas ng kotse papunta sa entrance ng mall. Sa sobrang pagmamadali ko, naiwan ko yung bag sa kotse. Nagdalawang isip ako na balikan yun kasi nga ang lakas ng ulan at wala akong payong. Buti na lang din may dala akong pera sa bulsa. Isa pa, bago ako dumating, nag-aantay na sila dun sa restaurant. Kaya hindi ko na rin talaga kailangan balikan yung phone ko. Sayang lang kasi wala akong magagamit pang picture. Nung nakita ko na sila, nagkamustahan na kami. Tawanan at kwentuhan. Pagkatapos namin kumain, naglibot lang kami at namili ng kung ano-ano. Hindi ko ma-explain pero pakiramdam ko may nagmamasid sa akin. Wala naman akong napapansin. Pero sa loob ko, baka guni-guni ko lang yun. Nung nagyaya na silang umuwi, isa-isa na kaming nagpaalam. Medyo malayo yung spot kung saan ako nagpark. Nung mga ilang metro na lang ako sa kotse, bigla akong naalala. Parang hindi ko nalock yung kotse sa pagmamadali ko kanina. At nang subukan kong buksan ang pinto, tama nga ako. Nakalimutan kong ang ilock kanina. Agad akong nataranta kasi baka may kumuha ng bag ko. Mabuti na lang at nandun pa rin yun kung saan ko iniwan. Nung kukunin ko na sana yung phone ko sa bag, nangilabot ako. Kasi may isang pirasong papel dun sa bag. At ang nakasulat dito, "Hi Miss." Mabilis kong nilock yung pinto at kinuha yung phone ko para tawagan yung asawa ko o yung mga kasama ko kanina. Kasi sobra na akong kinakabahan. Pagtingin ko sa phone, pinalitan yung wallpaper ko. Agad kong chinek kung ano pa yung nagbago. Pagbukas ko ng gallery, ang daming pictures. At ang nakakatakot dito, mga picture ko ang nandun na patagong kinukunan kanina habang nasa loob ako ng mall. Ang ibig sabihin, kanina pa may sumusunod sa akin at hawak niya ang phone ko na kinuha niya kanina pagbaba ko dito. Tapos, binalik niya lang ulit sa bag ko. Halos hindi ko na maipasok yung susi sa ignition nang bigla na lang akong may ma-receive sa messenger. Pagbukas ko, halos mabitawan ko ang phone. Merong nag-send sa akin ng picture. Picture ito ng kotse ko kung nasaan ako nakapark at nasa loob ako. Nandito lang siya sa paligid. Pakiramdam ko, titigil ang pagtibok ng puso ko. Panay ang tingin ko sa paligid. Tapos agad kong in-start ang kotse at matulin itong pinatakbo. Paglabas ng mall, hindi na siya ulit nag-send ng picture. Mula nun, tinandaan ko ng wag na wag kakalimutan ilakang kotse. At higit sa lahat, lagyan ng pin code ang unlock ng phone.